Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang gagawin naman natin mga parts ay itong Bluetooth speaker. Ang problema nito ayaw daw umandar mga parts. Ibig ko sabihin ayaw daw tumugtog. Ayan mga parts oh. Ayan. Ayan mga parts yung kanyang model. Ayan oh, nakikita nyo mga parts. Ayan. Ayan yung kanyang model. Ayan mga parts. Ayan, ngayon mga parts, gagawin natin to at bubuksan natin to. Ayan mga parts, maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta dito sa ating channel at maraming salamat sa patuloy nyong panunood. At kung bago ka lamang, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung ating notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ina-upload na iba't ibang mga video. Ayan mga parts, nabuksan na natin. Ang gagawin natin mga parts, i-blower muna natin para makita natin yung talagang problema ng ating Bluetooth speaker. Ayan mga parts. Ayan. Nakita ko mga parts, mukhang tayo lang unang nakapagbukas ito. Ayan oh, mukhang basal to mga parts. Ganito masarap gawin mga parts, yung mga appliances na tayo ang magsisimulang magbukas. Ayan oh, wala pang bakas ng repair. Ayan oh. Kaya madaling sundan to mga parts. Ngayon ang gagawin natin ito. Ito mga parts, itetest natin to. Nanggaling to sa ano, sa 220 volts. Yung kanyang power supply, mga parts. Ito. Okay naman, mga parts. Ngayon titingnan natin yung dalawang diode niya, mga parts. Ayun oh, yung dalawang diode niya, titingnan natin kung okay siya. Ayan. Test natin. Saka natin babalik ta rin yung ating test proof. Pag pumalo, ibig sabihin sira. Okay, wala. Hindi pumalo. Okay mga parts, buo yung kanyang diode. Yung dalawang diode mga parts, buo. Ayan, next na ating gagawin mga parts eh dito sa ating capacitor. 1000 UF. Ayan mga parts. Ayan, tetest natin yan mga parts. Ngayon, walang reaction yung ating digital, ay analog multimeter mga parts. Walang reaction, hindi pumalo yung ating analog multimeter. Ibig sabihin nun, sira na tong ano nya, yung kanyang capacitor mga parts. Ceramic capacitor. Sira na mga parts. Tanggalin na natin to at palitan natin. Baka ano, baka ito problema kaya nawala ng power tong Bluetooth speaker na to mga parts. Ayan mga parts. Ayan mga parts, natanggal na natin tong capacitor na to mga parts. Ayan, nakita nyo yung capacitor nya 1000 UF yan, 450 volts. Ngayon kukuha tayo dito ng capacitor. Mangangahoy tayo dito mga parts. Ito mga parts, 1000 UF din to. Okay na to mga parts. Pwede na to pamalit. Ayan mga parts, pareho naman sila ng microfarad. Kaya dyan natin to ilalagay. Ito mga parts, nakikita nyo ba, may positive at negative yung ating capacitor na yan. Ito negative to, yung may mga guhit-guhit na ano na yan, na line na yan mga parts. Negative yan, ang ibig sabihin yan, negative. Kaya dapat hindi nyo mapagbabaliktad yung ating capacitor. Ito yung negative natin ha. Ito yung kulay ano na to, yung kulay gray na yan. Yan natin ilalagay sa may ano, sa may mga guhit-guhit na lang yung tinuturo ko kanina. Ayan mga parts, para hindi natin to mapagbaliktad. Kasi lalong masira pagka napagbaliktad natin. Ganun ang gagawin nyo mga parts. Andun yung negative sa may mga guhit-guhit na line na yon. Ngayon, ihinang na natin itong kapasitor, mga parts. Ayan. Ayan, tsaga-tsaga lang, mga parts. Baka may ganito kayong Bluetooth speaker, eh, baka ganito sira, mga parts. Ayan, tingnan nyo rin yung kanyang kapasitor. I-double check nyo.
Saka yung dalawang diode, double check nyo mga parts. Saka yung kanyang ano, lahat ng kanyang power supply mga parts, i-double check nyo pagka hindi nyo napagana. At saka itong ano na to, switch. Misa pinagmumulan din ng ano yan, problema yan ng ating Bluetooth speaker. Ayan, tulad nyo no, mga parts, walang reaction yung ating analog multimeter. Ibig sabihin no, sira din yung kanyang switch. Ayan o. Ayan, papalitan din natin yan mga parts. Yan, naalisin natin itong ano niya, switch. At papalitan natin ang iba to. Common problem ng mga Bluetooth speaker yan, yung ano na yan, yung switch niya, saka yung capacitor mga parts. Yan mga parts. Natanggal ko na 'yung ano. Natanggal ko na hinang ng ating switch. At ngayon tatanggalin natin 'to dito mga parts at papalitan na natin 'to. Ayan mga parts, ito natanggal na natin. Ngayon papalitan natin 'to. Ito 'yung ating ipapalit mga parts. Ayan, mabilisan lang itong upload natin mga parts para hindi kayo naiinip sa ating panunod. Ayan mga parts. Ngayon, ikakabit uli natin at ihinang natin doon. Ayan mga parts. Kakabit ko lang yung dalawang tornilyo mga parts bago natin ihinang. Yan, okay na mga parts, nakakabit ko na. Ngayon ihinang na natin yung ating ano, yung ating switch na yan, ihinang na natin. Yan. Yan mga parts. Yan, saka natin to ano, saka natin to itetest mga parts kung okay na ba. Yan, gagamit ulit tayo ng analog multimeter mga parts. Ayan o, nakita nyo mga parts, pumalo na yung ating analog multimeter. Diba? Kanina ayaw, ngayon ito mga parts, lalagyan natin to ng glue stick mga parts, pero bubutasan muna natin ng barena to. Ito mga parts, yung paglulusutan ng ating wire. Ayan, bubutasan natin to. Diyan natin kasi ilulusot yung ating cord na manggagaling doon sa 220 volts. Yan. Kasi yung dating cord niyan na ano na, nawala na mga parts. Kaya gagawa tayo ng sarili natin cord at dyan natin palulusutin. Ayan, sa butas na yan. Ngayon, i-blower natin to, baka kasi natilasigan ng mga bubog ng ating pinagbarinahan. Ngayon, gagrinderin natin mga parts kasi matalim yung pinagtagusan ng barena para hindi magkasugat yung ating cord na ilalagay. Ayan mga parts, ayos na at makinis na. Ngayon ilalagay na natin yung cord at nilagyan ko siya ng hose para hindi nasusugatan. At nilagyan ko siya ng electrical tape para hindi mabatak ng todo pagkaka-accidenting nahila yung ating cord. Ngayon ihinang na natin dito to mga parts. At ito lalagyan natin ng glue stick. Ayan mga parts, naihinang ko na at mabilisan lang itong upload natin. Ayan. Ngayon ito, ayusin din natin to mga parts. Ito. Ayan, lalagyan ko muna to ng glue stick mga parts para hindi tayo mag-ground. Kasi nakarekta na siya mga parts sa may loob. At itong ano na to,
hindi na natin ito ginamit. Itong nilalagyan natin ng glue stick. Kasi dati yung cord niya, isinasaksak lang dyan sa loob yung cord niya. Eh nawala nga, kaya gumawa na tayo ng sariling daanan ng cord. Kaya nagbutas tayo ng ano, dun, nagbutas tayo mga parts, nagbaraya na tayo. Doon na natin pinadaan yung cord at inihinang na natin doon sa loob. Ayan mga parts, ikakabit na natin itong ano, yung tornilyo. Mga tornilyo, at tetestingin natin kung okay ba yung ating ginawa. Ngayon, itetest muna natin mga parts sa ating analog multimeter. Ayan. At i-on natin yung switch bago natin isaksak sa 220 volts. Ayan, okay naman mga parts. Okay naman siya. Ngayon, i-plug in na natin mga parts. Ayun oh, nakita nyo mga parts, okay na. Ayun oh. Ang problema lang pala mga parts, yung kanyang kapasitor at saka yung kanyang switch. Yun lang naging problema mga parts. At saka nirekta na natin yung kanyang cord. Dahil yung sarili niyang cord, nawala na mga parts. Yan. Ngayon, ayusin natin yung cord mga parts. Dahil baka ito ma-accidenting mabatak, matanggal sa pagkakahinang sa loob. Ayan mga parts, inayos ko na at nilagyan ko na ng dalawang tornilyo sa baba. Nagbaraya na tayo mga parts, ayan. Para kahit mabatak siya, hindi maihila yung ating inihinang doon sa loob. Ayan, paano mga parts? Maraming salamat po sa inyong panonood.